going back to our discussion, ngayon naman papakita ko sa inyo kung paano mag-install ng application for the NTFS mounter and plug-in. Kasi nga, gaya nga na nabanggit ko sa inyo kanina, kapag ang file system ng isang flash drive ay NTFS, hindi ito gumagana sa mga HKCTV. So, ang gagawin natin ngayon, magda-download tayo ng app. Don't worry kasi yung applications na i-download natin ay available naman sa Google Play Store. Just make sure na naka-sign in ka para magamit mo yung Google Play Store and may Wi-Fi. Okay? So, ang kailangan mo lang gawin, pumunta ka sa applications at choose mo yung Play Store. Under the Play Store, search mo lang yung MLUSB. Pag sinerch mo yung MLUSB, may kita mo na kagad yung application. So, tatype ko lang ngayon yung yung MLU pa lang, lalabas na yung mounter na application. So, ang gagawin natin, install natin yung application at kailangan din natin install yung plug-in for the NTFS. Kasi kahit meron ka ng mounter, kung wala ka pang plug-in for the NTFS, hindi mo mapapagana yung flash drive mo na NTFS ang file system. So ayan, tapos na mag-download yung tapos na natin ma-download yung MLUSB mounter and then the plug-in for the NTFS. Ngayon, ang gagawin natin para mapagana natin siya, pupunta muna tayo sa home. Okay? And then under home, punta tayo sa settings, choose apps, and then pupuntahan natin yung application na dinownload natin kanina, which is the ML mounter, no? See all apps. Then, hanapin natin yung MLUSB mounter. So, dito sa MLUSB mounter, punta lang tayo sa permissions. And then, click lang natin tong files and media. And choose natin yung allow all the time. Okay? Ngayon, na-set na natin yung permission niya. Puntahan na natin yung mismong application. So, dito sa mismong application, click lang natin itong MLUSB mounter. And then, click mo lang itong OK. So, ginawa niya, in-apply niya na ngayon yung plug-in na dinownload natin kanina. Okay? Then, click mo lang yung allow. Lalabas na to. Okay? Done. And then, click nyo lang ulit yung do not ask again. So, ito, yung default niya, ang pinapakita niya ngayon is the internal storage. Ang kailangan nyo lang gawin, click nyo to. I-check nyo lang tong tick box ng MLFS mount. Always open MLS USB mounter. Okay? At pwede nyo na ngayon i-choose yung USB. So, ayan. Napagana na natin ngayon yung NTFS na file system na flash drive. Okay? Ngayon, bubuksan natin yung app para matry natin. So, let's open this Hawkeye official trailer by using the VLC application. So ayan, napagana na natin yung movie or yung NTFS file system na flash drive. Thank you.